Ngayong araw ay una magpasalamat sa atin pong minamahal na bisita sapagkat ngayon po ay araw ng Linggo, araw ng pahinga, pero pinili niya na pumunta sa ating lalawigan, sa dami-dami ng lugar sa buong bansa, ang ating lalawigan at dito mismo sa lungsod ng Lucena. Para sa inyong kaalaman, kanina pong umaga, nasa Candelaria po kami, pumunta ng Sariaya at ngayon po dito po sa lungsod ng Lucena. Ang ating bisita ay hindi lang po ngayon nakabisita, nakapasyal sa ating lalawigan. Simula pa po noong siya'y nag-start sa public service, kabataang barangay, sa edad na 17. No? Kaya ito ay seasoned na, bihasa na. At natutuwa tayo na ngayon ay siya naman ay katuwang natin doon sa Senado. Siya po ay dating congresswoman, 3 beses, 9 taon, doon po sa Ilocos Norte, at naging gobernador din. Kaya alam na alam niya, sensitibo siya doon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Kaya doon sa Senado ang mga sinusulong niya para sa kagalingan ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga nahihirapan nating mga mamamayan. Ganun din, ito po ay advocate din ng kalusugan. Sa katunayan, yun pong ating pinakikinabangan ngayon na Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center. Lahat po yan ay itinayo ng kanyang mga magulang, ang dati nating Pangulo Ferdinand Edralyn Marcos and First Lady Imelda Marcos. At yan po ay dahilan, palakpakan natin sila, kung bakit yung mahihirap na Pilipino nakakakuha ng libre sa pagpapagamot sa puso, operasyon, ganun din sa transplant, no? At ngayon nga, binubuhay niya uli yung sinimulan na programa ng panahon ng kanyang tatay, yun pong paglaban sa mga malnourished, no? Sa simpleng pamamaraan, kaya meron din po siyang programa ng Nutriban. At ang gusto kong ibalita, sabi niya sa akin kanina, tutulungan niya ang ating lalawigan kasi marami po tayo na mga kabataan, mga bata na malnourished. So siya po ay magiging mahigpit at matibay natin na katuwang para ma-address natin ang malnutrition. Hindi lang yon. Alam naman natin ang Quezon ay agricultural province. At sabi nga, maiedad na ang ating mga magsasaka. Kaya ngayon, siya po ang nanguna para sa paglulunsad ng Young Farmers Challenge Program na sana doon sa mga insentibo na ibinibigay sa ating mga kabataan, bumalik yung interes nila sa ating pagsasaka. So ang ating pong bisita, sabi nga natin ay sa lahat ng problema, ayan. Ang ating pong bisita, ang ating kabalikatan, kaibigan ng ating lalawigan, ang super ate ng ating Pangulo, at syempre, ang nag-iisang palaging may solusyon, Senator Aimee Marcos. Hello. Ayan. Maandar pala. Hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Gutom na kayo? Ako gutom na. Nako ha. Pero wag ninyong kainin pang Noche Buena pa yan. Okay. So, magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa ating Gobernadora Helen Tan. Ang totoo,
medyo nakalimutan ko na yung ibang binabanggit ni Doktora, pero siya, naaalala pa niya limang ospital at paggamutan ng aking mga magulang. Na tunay nga, napakinabangan, ngayon na nag-COVID. Kaya tuwan-tuwa po ako na naaalala pa rin kahit papano ni Governor Tan. Narito rin ang Vice Governor Third Alcala. Nako, apo na yan ng gobernador nung panahon ng tatay ko. Anakleto the first, say mo. Kaya siya third, Anakleto the third. Malayo na eh. Bokal Binet Alcala, Bokal Ina Liwanag, naging vice mayor, dating Mayor Dondon Alcala, at ang mga city councilor, Baste Brizuela, ayan. Mga apelido ng loyalista yan ah. Amer Lacerna, Edwin Poresa. Andiyan ba kayo? Kumain na yata, naisahan tayo. Teka muna. SK President Rolden Garcia. Patrick Nadella. Ayan. Ayan Alcala. May pala. Bakit ang lakas pag si Kuan? Kayo talaga, kaya ayan ha? Kayo talaga. Okay. And tuwan-tuwa po ako dahil nakapiling ko kayong lahat. Bumalik tayo dito sa convention center natin. Pagkatagal-tagal na nawala ako dito. At dala-dala din natin ang ating mga colonel. Colonel Ron Ranes, ang COP ng Lucena, PD ng Quezon, PD Monte, ang ating General Baluyot, at kung sino-sino pang mga opisyal ng AFP at PNP, kompleto nandito lahat. Narito din, galing sa Public Works, pinahiram lang namin to. Pinahiram lang namin sa araw na ito ang aming DPWHRD ng Region 1 sa Ilocanja, Ronel Tan. Ayan. Possessive kami dyan. Minsan-minsan lang nakakauwi sa kanyang may bahay, si Gobernadora. Kasi gustong-gusto namin siya sa Ilocos Norte, sa Sur, sa Pangasinan. Mas magaling kami kesa dito. Sa totoo lang, dahil sa kanya. Ayan eh, talaga naman, ano, nanirampuri pa talaga eh. Okay, andito din ang ating DA Representative Region 4A, Rolando Quasay. San ka na? Ayun. Andiyan, palakpakan ninyo, siya nagbit-bit at nag-impake ng gulay. Ayan. Yung iba dyan, galing pa Ilocos ha. Talaga naman, pagkalayo-layo. At tuwan-tuwa naman ako, sinamahan na naman ako, galing kaming 9 sa Barangay 9, dinala kami ni Kapitana Filipina. Sino ang taga 9? Wala yata, kasi nandung tayo. Ayun, nakatakbo na kayo, bilis naman ninyo. Okay, Kapitan Ariel, talaw-talaw, sana kayo? Kapitan Ariel, nasan ka? At Kapitan Gina, iba iyan. Kayo ha, lobat na kayo, gutom na. Okay. At si Kapitan Ana Lu ng Lota. Galing, ayan. Saan na yung mga kapitan? Saan yung apat? Wala bang thank you dyan? Ayan, mag-thank you naman kasi napahabaan ko yung term ninyo ng isang taon. Libreng-libre. Ayan, konting palakpak sa sarili ko. O, ayan. Hindi, pero natutuwa po ako dahil napunta tayo dito. Ang tinatanong sa akin lagi, hindi ba nagsasawa pumunta sa Quezon samantalang bugbog serado na kayo sa pagkatalo sa Quezon? Sabi ko, hindi ako nawawala ng pag-asa. Dahil kahit natalo kami ni Bongbong, ang totoo, maraming kinakailangan na itulong dito sa lalawigan ng Quezon. Malaki, maganda, makasaysayan, kung tutuusin, mayaman ang probinsya ng Quezon. Subalit ang hanay ng mahihirap at kulang sa pagkain ay lumulobo pa rin. Yan ang katotohanan. Marami pa talagang kakulangan sa kalsada, sa infrastructure, sa hanap buhay, walang trabahong maayos, apakadaming pagkukulang ng pamahalaan. Kaya hindi mo rin masisi ang marami sa ating
kapwa probinsya. Eto pa, napasukan pa tayo ng COVID-19 na sadyang isang pandemonyo sa buhay ng mga may bahay, lalo na yung mga lola at lolo na takot lumabas ng bahay dahil mas magkakahawaan, magkakasakit. Yung mga namamasada naman, o di kaya yung mga babaeng arawan o perpis lang ang trabaho, wala namang kita, wala namang benta. Kaya ang hirap-hirap nung lockdown at lockdown pa. Ngayon, nung nabuksan na ang lahat, ang problema naman, saksakan ng mahal ng ating bilihin. Hindi abot kaya ang bigas, ang gulay. Paano mo naman maiisip yan na yung sibuyas, magigisa ka na lang 300 pesos per kilo, kulang-kulang pa sibuyas, kahit pula, kahit puti, andyan ang problema. Kaya alam natin, hindi normal ang sitwasyon. Ngayon, ang diesel, yung krudo, first time yata sa tanang buhay ko, mas mahal pa sa gasolina. Hindi natin maintindihan ang presyo, kaya sa ngayon, magtulungan muna tayo. Magkapit-bisig, maghawakan ng kamay, tiis-tiis, pero tulungan. Tulungan pagkat darating na ang Pasko. Ano man ang mangyari, darating at darating ang Pasko, hindi naman natin sasabihin sa ating pamilya, huwag muna mag-Noche Buena, postpone ang Christmas. Meron bang ganun? Wala namang ganun eh. Tuloy-tuloy, ang mga may bahay, mga misis, mga mami, wala naman choice kahit papano, magpo-produce ng pagkain. Kaya pagdamutan na lamang itong mga dinala namin para sa inyo, bahala na kung anong mga laman, kung ano-ano na lang maisip. Matatawa po kayo kung ano-ano na lang linagay ko. Merong mga bigas, may konting gulay, may konting hamon, kahit papano, feeling Christmas. May spaghetti pa, kahit papano, may fruit salad. At may laruan ng bata. Kayo talaga. Wala akong magawa, meron din whitening. O say mo, malay mo, why not, di ba? Dapat may regalo rin ng mami. Sobra naman, lahat na lang problema ng mami. So asahan po ninyo, tulong-tulong tayo. Walang Paskong tuyo, huwag tayong papayag. Kahit papano. Ano man ang hirap ng buhay, may Paskong masaya at may hapagkainan na tunay na Noche Buena. Sa inyo lahat, asahan po ninyo, kahit papano, ang ating pamahalaan talagang tinatrabaho na lumabas na ang Coco Levy Fund sa susunod na mga buwan. Ilabas na yung pera ng mga mangyunyog. Ang tagal-tagal na yan. So yan, sa lahat ng nyugan, asahan po ninyo mababayaran sa wakas. Tapos, andito ang DA at may 5 million tayo para i-level up ang tinapa ng Lucena. I-level up ang nyog. At andito na rin ako para tumulong sa inyo pagkaganda-ganda, pagkalawak ng Quezon. Hindi ko maintindihan kung bakit wala kayong turista. Kulang sa turismo. Ayan, magtulungan po tayo. Sabi ni Gobernadora, magtutulungan tayo sa Nutriban, sa pagkain ng mga bagets. Teka, naalala ba ninyo yung malalaking tinapay kinain natin ng elementary? Anong pangalan? Nutriban! Ayan, ang lalakas ng mga seniors natin. Kasi may Nutriban na, may gatas pa. Ituloy po natin yan. At sigurado, tataba at gaganda, tatalino pa ang ating mga anak. Ayan, sabay-sabay kami ni Gobernadora dyan. Naalala pa pala ninyo. At talagang ibabalik po natin yan. Yung turismo, kayang-kaya po ng Quezon yan. Kapit-bisig tayo sa kaunlaran ng turismo. Sabi po ng lola ko kasi, nung maliliit kami, ang dai-daing problema, apakahirap ng buhay. Pero sa kabila nun, mas malawak pa rin ang langit kesa sa lupa. Mas marami pa rin solusyon kesa problema. Ay, may solusyon. Ay, may solusyon. Pero para sa akin po,
kayo ang mga may bahay, mga lola, mga misis, mga mister ng Lucena City, ang tunay na solusyon. Mabuhay ang lungsod ng Lucena, mabuhay ang Quezon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Merry, Merry Christmas! Maraming maraming salamat po muli para sa ating espesyal na bisita, lalawigan ng Quezon, masigawang palakpakang may kasamang sigawan for Senator Aimee Marcos! At lalawigan ng Quezon, laging tatandaan pag may problema. Kaya ngayong Pasko, ang Pasko ay sumapit. Louder! Sabay-sabay! Law at ambang uon. Magbagong buhay. Ganahan. At ngayon, sabay-sabay tayong sisigaw ng namamasko po in 3, 2, 1, and go! Masigawang palakpakan for Senator Aimee! For the last time, laging tatandaan, pag may problema, ngayong Pasko, masigabong palakpakan! At ngayon po ay sisimulan po natin ang ceremonial para po sa pagbibigay ng regalo sa ating mga kababayan kasama si Senator Aimee, Governor Dr. Helen Tan, Vice Governor 3rd Alcala at ang bumubuo po ng pamahalaang panglungsod ng Lucena. At maya-maya lamang po, magkakaroon po tayo ng photo op pangkalahatan. Magpapapicture po sa atin si Senator Aimee kasama kayong lahat. Kaya standby po para sa ating picture taking. Huma-hashtag, huma-hashtag, Aimee Solution. Napakasaya ng araw na ito dahil lahat kayo, uuwi kayong may maagap na pang Noche Buena. Kaya palakpakan natin Senator Aimee! At syempre, hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang suporta ng ating minamahal na doktora ng bayan. Palakpakan po natin Governor Helen Tan! Kasama syempre ang ating mahusay na Vice Gobernador, palakpakan natin Vice Governor 3rd Alcala! At siyempre, kasama po natin ang ating minamahal na Vice Mayor. Palakpakan po natin Vice Mayor Dondon Alcala. Ang lahat po ay tumayo para po lahat tayo kita sa picture. Ang lahat po ng photographer media, dito po tayo sa unahan para makuhaan po natin ang isang malawakang litrato kasama si Senator Aimee Marcos. At siyempre, ipakita po ang inyong mga kamay, itaas. Okay, sabay-sabay po tayong mag-picture kasama ang ating espesyal na bisita. More! Itaas ang mga kamay! Hindi ito ang una't huling
pagkakataong makakasama natin ang nag-iisang Senator Amy, ang super ate ng ating Pangulo. Kaya maraming maraming salamat po mula po sa lalawigan ng Quezon ng aming taus-pusong pasasalamat sa nag-iisang Senator Amy Marcos.